Sabi dito, direct Joel to make movie versus direct Darius made in Malacanang. So ito po ang sinabi ni direct Joel. Gumawa sila ng pelikula na puro star ah. Mura to. Gumawa silang pelikulang katarantaduhan. Anong drama yun? Dapat hindi natin ito palagpasin. Oh, gagawa ako ng pelikula laban dito. Hindi kami titigil. Hindi kami papayag na puro na lang made in Malacanang ang gagawin nila. Galaito yan. Kwento naman ng taong bayan ang kailangan natin. Oy! Maling-mali na to. Kwento naman ng taong bayan ang kailangan nating ipakita. Direct Joel Lamangan. Sa ihimayin po natin mga kaibigan. Himayin po natin. Gumawa sila ng pelikulang katarantaduhan. Anong drama 'yon? 'Di ba? May padrama-drama pa siya pagka hindi kanyang pelikula at pagka salungat doon sa kanyang pinapaniwalaang political. Dapat hindi natin ito palagpasin. Diyos ko po. Hindi po kayo uubra sa 31 million o higit pa sa 31 million na gusto pong mapanood yung Made in Malacanang. Malabo po yung iniisip nyo na dapat hindi nyo palagpasin. Hindi po kayo mananalo sa 31 million. Gusto ng taong bayan yan eh. Iilan lang kayo eh. Diba? Sabi nga ni Direk Daryl Yap, kung ikaw ay gagawa o kukontrahin mo yung kanyang ginawang movie na Made in Malacanang, eh dapat daw direct Joel Lamangan is panoorin mo ng buo. Para kada senaryo is mahihimay mo, makukontra mo. Panoorin mo muna ng buo. Ano? Sa August 3, panoorin mo muna. So sabi, gagawa ako dito ng pelikula laban dito. Hindi kami titigil. Okay, fine. Alam naman namin, kilala namin kayo as Dilawan, talagang hindi kayo titigil. Sila yung sinasabi na ano, kami lang yata yung ano, masayang nanalo. Ah, masayang natalo. Pero po ah, yung sa ano, yung sa interview po nitong si Direct Joel is akala mo puputok na yung ugat sa mukha eh. Sa sobrang galit. Hindi kami papayag na puro na lang made in Malacanang ang gagawin nila. Kwento naman ng taong bayan ang kailangan nating ipakita. Alam nyo po, halos, eto, tatlong dekada na nga talaga. Diba? Tatlong dekada na alam na namin ang kwento ninyo. Alam na namin kung ano yung mga sasabihin nyo. Kabisado na din namin yan. Lahat po ng kwento ninyo kahit sa ang anggulo. Kabisado na po ng mamamayang Pilipino. And, yung iba po dyan sa mga kinwento nyo, sa iba sa kwento nyo, is na-debunk na din po. Napatunayan na yung iba dyan is hindi totoo. Ano? So, kung gagawa po kayo ng pelikula, ito ha, kumbaga nakikita ko lang direct. Pagpasensyahan mo na kung medyo mapanghusga ako. Kung gagawa ka ng pelikula, baka po langawin. Hindi naman po dahil hindi lang manonood ang... Una, hindi manonood ang 31 million plus na tao. Kasi ang 31 million... Nagsawa na nga dyan sa kwentong ikukwento nyo sa pelikula ninyo kung ano man yan. Na alam naman natin kung magiging kabaliktaran ng Made in Malacanang yan, is for sure, alam na din namin kung ano ang kwento niyan. Which is, yung tatlong dekada naming naririnig. Yan din yan. So, yung 31 million plus, for sure, hindi na manonood dahil nga, yan lang din ang ikukwento ninyo. So, ganong katagal na naming alam yan. So, ngayon naman po, lipat naman po tayo. Doon sa 14 million plus ninyo. Eh, baka hindi na din po manood yan eh. Bakit?
tatlong dekada na din pong umiikot yung ikukwento ninyo eh. So, siguro po kung manonood na lang yung 14 million plus ninyo, eh dahil, kumbaga, suporta na lang, ano? Kumbaga, ganun na lang. Hindi yung dahil, oh, ganun pala nangyari. Ay, kaabang-abang to ah. Ay, may ganyan pala. Hindi na sa ganun. Siguro dahil nagsabi yung mga ano, taga kabilang parlor na, oh, ganito ha, kailangan tapatan natin yung made in Malacanang. Kailangan, ano, which is mahilig kayo dyan eh. Kailangan, ano, ipakita natin na mas malakas itong ginawa ni Direk Joel Lamangan kaysa dun sa gawa ni Direk Daryl Yap. Siguro kung madaming manood, ganun na lang po ang mangyayari dun. Nagsanib puwersa na lang lahat, ang 14 million, para panoorin yung gagawin mong pelikula. Pero malamang sa alamang, langawin lang yung gagawin mo. Kasi po, yung 31 million, alam na namin kung ano yung ikukwento mo. Yung mga taga-parlor ninyo, alam na din kung ano yung ikukwento mo. So, wala nang bago. Napakawala nang bago. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po i-shoutout yung napakagwapo. Sobrang gwapo nating Boss Mike Cervera. Ayan, kasama po natin yan sa UBIP. Isa po sa pinakagwapong vlogger ng UBIP. Ayan. Magandang umaga, Boss Mike. Sabi ni Gabby, ano kaya ang magiging title nun, if ever? Siguro iniisip ko ang paulit-ulit na kwento ng mga Dilawan. Ewan ko kung ano ilalagay nila doon. Posible po kasi, ako naniniwala po ako na yan ay malamang sa alamang. Lahangaw po yan. Kung ayaw ko magsalita. Direk Joel Lamangan. Nilangaw ang ginawang movie kontra sa Made in Malacanang, o di ba? hindi po imposible 'yon. Ganon. Kung sakali man na may manood niyan, eh talagang ano. Talaga, 'yun nga po yung kapitbisig ng mga ano, eh magkano lang naman ang sine. Siguro sa halagang 500 piso, dalawa na kayong manonood. Siguro yung 14 million, sige, panoorin natin to kahit na alam na natin kung ano yung nangyari dito, kung ano yung sasabihin, kung ano yung gagawin. Kumbaga wala nang aabangan. Ito po, ito yung Made in Malacanang sa loob ng tatlong dekada, ngayon pa lang po maglalabas. Umuusok na yung mga ilong nila. Galit na. Grabe sila, ano? Ba't hindi nila hayaan? So kung gagawa nga daw po, uulitin ko, sabi ni Direk Daryl Yap, Direk Joel, kung gagawa ka daw ng movie mo na kontra dito sa Made in Malacanang, eh dapat daw panoorin mo ng buo yung Made in Malacanang para alam mo kung paano kontrahin yung Made in Malacanang, ano? Makita natin, ano? Habang nanonood sa sinehan yung iba na sa gilid nila si Direk Joel Lamangan, ano. Direk, ano ginagawa mo dito? Eh, nanonood. Kukontrahin ko yung movie na yan.